kwarto ko. Alin kaya sa mga to? May tao ba dyan? Miss Anchay, maupo na kayo. Ang breakfast ninyo. Miss Anchay, ang inyong damit. Nilaban na po yan at plinansya na. Pinatahi ko mga sira. Balak po sana namin bigyan kayo ng bagong damit. Kaya lang ang sabi ni Sir, hindi nyo naman tatanggapin. Kaya naman heto na ang luma ninyong damit. Sige po nga, mag-breakfast na po kayo. Pagkatapos nyo kumain, maipakikita po ako sa inyo. Talaga bang kailangan nandiyan ka? Oh, Miss Anchay, dapat po ninyong malaman na yan ang kaugalian dito sa bahay. Sunshine, gusto ko pong ipaalam na ang dating ninyong scooter ay talaga pong sira na at wala na pong pag-asa. Kaya po inutusan kami ni Sir Daming Sir na bilhan kayo ng bago bilang kapalit ng luma ninyong scooter. Eto, narito ang susi. Salamat. Ah, si Daming Sir. Gusto ko magpasalamat sa kanya. Nako, pasensya ka na. Kanina pa siya umalis. Bakit maaga siyang umalis? Bago kasi siya umalis kanina, meron akong narinig. Ang sabi niya, meron akong paghihigantihan. Ano? Sinabi niya yon? Tama na! Mawawa ka sa amin! Teka! Nakita niyo si Daming Sir? Ay, ano siya? Hindi mo ba alam na bawal yan? Pinagbabayad ko lang sila. Silang dalawang sumira sa scooter mo. Maranasan nila kung paano hatakin ng sasakyan. Hindi ko sila itinali. Itinali nila sarili nila. Hindi ba? Tama yun. Oh, yung mga nanggulpi sa'yo kahapon, itinali ko sa agdanan. Baliw ka na ba? Pakawalan mo na sila. Ginagawa ko lang naman yung para sa'yo. Hindi na kailangan. Hindi ka na galit? Hindi na ako galit. Sigurado ka? Sige, umalis na kayo! Maraming salamat, Domino! Maraming salamat! Meron nga pala akong papakita. Nagkrusa siya, nagpatalit, pumasok dyan sa may kotse. Sansay! Nabawa sinasabi ni Daming Sir! Pero hindi ako kumuha ng mga picture sa'yo na isang gabi! Hindi rin ako naglagay ng mga picture na yun sa bulletin board! Nasasabi akong totoo, maniwala ka sa'kin! Ayaw pa rin niya umamin. Ahiti mo ng kilay niyan! Sige na! Daming Sir! Ano, naniniwala ka sa kanya? Shansai? Naniniwala na ako. O, sige na. Palisin mo na yan. Halika na. Halika na, Shanwe. Shansai, sorry ah. Salamat, Shansai. O, sarado mo na. Masaya ka na ba? Masaya na ako. Salamat. Hindi na ako galit. Sigurado ka? Ba't parang namumula kayong dalawa? Wala. Sinungaling ka. Meron na ba kami dapat malaman? Sige na, magkwento ko naman. Na dalawa. Pare, namumuli mukha mo. Halatang nagsisinungaling ka eh. Sige na, sabihin mo na sa amin. Tumigil na kayo. Totoo kaya yung mga sinabi niya sa akin kagabi? Hindi kaya panaginip lang yun? Oo, nagsiselos ako.
Dahil gusto kita. Pero masyado yatang mabilis ang mga pangyayari. Hindi pa ako handang maging girlfriend ni Dominse. Hindi ako sigurado sa nararamdaman ko. Andito na ako. Ah! Shanchai! Congratulations! Ano yung nagawa nyo? Nagpapaparty kami ng daddy mo. Pero bakit? Nagsiselebrate! Bakit? Napromote ba si Papa? Ano ka ba naman? Ni sa panaginip, malayo mangyari ang iniisip mong yun. Hindi ba't halos ako rin ang kumakayod para meron tayong makain? Kung ganun, bakit kayo nagsiselebrate? Dahil anak, meron ang malapit ikasal! Sino ikakasal? Sige na anak, halika na, huwag ka na mahiya. Ay, Shanchai. Saan naman ako mahiya? At saka, saan po napunta si Papa? Nagpagawa kasi kami ng daddy mo na tatlong layer na cake sa may bakery. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, pakipick up niya yung cake. Sino po ba talaga ikakasal? Abad ikaw! Ako? Mm. At sino pa ba sa akala mo? Shanchai, hindi mo lang alam kung gaano mo kami pinasaya. Heto, tignan mo anak. Isang ugly duckling na malapit na maging isang beautiful golden swan. Alam mo ba anak? Nagtatatalon kami ng daddy mo sa sobrang saya na tumawag dito si Dao Mingzi at para sabihin doon ka matutulog kagabi. Maano ba naman yan? Wala po nangyari sa amin ni Dao Mingzi kagabi. Wala? Ibig mo sabihin, yung ano ka pa rin, hindi ka pa rin na... Hindi. Walang nangyari sa amin dalawa kaya mali ang iniisip nyo. Kung ganon, walang nangyari. Eh, anong ginawa mo sa bahay nila mo ang magdamag? Nag-shower muna ako. Ginamot niya mga sugat ko at pag... Ah. At pagkatapos... At pagkatapos, ano? Sabay kami natulog, pero hiwalay ang kwarto namin. Hindi kayo magkatabi? Ano bang inaasahan nyo? Nasa naman lang, sinamantala nyo maikling oras. At sinabi mo sa kanya, oh, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, as, oh, ah, aray ko, ganun lang. Tay! Shanchai! Ano ka ba? Hindi ba ako tapos magpaliwanag? Shanchai! Sir, ipinatatawag niyo raw po ako. Alamin mo ngayon kung saan pinadevelop ang mga yan. Pero, sir, gusto ko lang malaman ninyo na merong mahigit na 2,000 photoshops dito sa Taiwan. Ilang empleyado ba meron tayo ngayon? Mga 80,000 po, sir. Sige, utusan mo sila lahat. Ayoko na maraming dahilan. Gusto ko ng resulta. Masusunod po, sir. Shanchai! Shinga, kumusta ka na? Okay lang ako. Puro gasgas lang yan. Ikaw? Okay na ako. Medyo masakit nga lang ang katawan ko. Masakit pa ba to? Aray! Oo, masakit pa! Ano ba yung dala-dala mo? Paperwork para sa computer class ko. Tulungan na kita. Salamat. Chen Xinghe, bakit ka lumalapit kay Shanchai? Shanchai! Ano ba kailangan mo? Oh, eto na. Ano ba yan? Ano ba naman kayo may hirap? Cellphone lang, di nyo pa alam. Basic need na ang cellphone ngayon. Hindi ako tanga, alam kong cellphone yan. Bakit mo ba pinapakita sa akin yan? Ibibigay ko sa'yo ito ngayon para magamit mo. Pumunta ka agad sa akin, pag tinawagan kita. O siya nga pala, speed dial 1 ang number ko. Tandaan mo. Ano pong iniisip niya? Sa palagay niya, call girl ako? Wala na bang ibang paraan para mapasagot niya ang babaeng gusto niya? Baliw ka na talaga! Girlfriend ka na ba ni Dominic si Shanchai? Bakit kanya binigyan ng cellphone? Aba, mali ko sa kanya. Bakit kaya siya nagalit? Hindi ko siya maintindihan.